What's up guys? Welcome back to my channel. This is Jiggs TV, your Filipino in Australia. And for this video, pag-usapan natin is paano ako nakuha ng mataas na points sa aking application for permanent residency dito sa Australia. At iba pang mga tips, so make sure to watch the whole video. So back to our topic, i-share ko sa inyo kung paano ako nakuha ng mataas na points sa aking application for permanent residency dito sa Australia. At iba pang mga tips na pwede kong ma-share during my visa application. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nag-subscribe sa aking channel and you want more video contents about life here in Australia, feel free to subscribe. At syempre, gusto ko lang sana sabihin sa inyo na na-miss ko kayong lahat at sana ay na-miss nyo rin ako dahil medyo matagal-tagal tayo bago nakapag-upload ulit. Dahil tayo ay nag-vacation ng medyo matagal-tagal at i-upload ko yung mga travel vlogs na yun sa ibang mga araw. Para sa mga naghihintay sa travel vlogs na yun. Humingi ako ng tawad sa inyo. Pero yun, sana matapos ka na rin at ma-upload ko na rin. Disclaimer lang muna ulit, hindi ako migration agent or immigration agent. At mga sasabihin kong ito ay based lamang sa aking own experience at sa aking own research at observation. So feel free to double check by yourself. So yung unang criteria kung bakit ako nakakuha ng mataas na points is yung age. So, nung nag-apply ako for permanent residency dito sa Australia, ang age ko is pasok sa bracket na 25 years old to 33. So, yun yung pinaka-mataas na points na pwede makuha dun sa criteria na yan, which is 30 points. Hindi ko nababanggitin kung ilang points mo kumo kapag nag-land ka sa ibang bracket ng mga criteria. Para hindi na masyadong humaba yung video na to at para makapokus lang tayo kung paano makakuha ng pinaka-mataas na points na posible, which is yung parang nangyari sa akin. Tsaka pwede nyo rin makuha or makompute yung points na pwede sa inyo using the points calculator sa immigration website ng Australia. I-share ko rin yung link sa video description nito. So yung next na criteria na babanggitin ko is yung education. So nakakuha tayo ng mataas na points dito, which is 15 points para sa bachelor's degree. Kasi yung course na nakuha ko or pinag-graduatean ko is a bachelor's degree or bachelor in science in accountancy. So kung yung course na pinagtapusan nyo ay bachelor's degree at pasok siya or inline dun sa occupation na apply nyo for this permanent residency, makakuha kayo ng 15 points. Tapos kung may doctorate naman kayo, makakuha kayo. Yun yung pinamataas, which is 20 points. Pero yung di lang ako sure dun sa education, kung automatic na kung bachelor's degree yung course nyo is maku-qualify as a bachelor's degree dito sa Australia. Kasi magiging part pa rin siya ng skills assessment na kailangan nyo rin kunin, which is mostly kailangan sa mga mag-a-apply ng permanent residency visa 189 or 190. So yung sa case ko, dahil napasa ko yung CPA board exam sa Philippines, siguro nakatulong siya sa skills assessment dahil sinubmit ko rin yung certification ko sa CPA at yung grades doon sa mag-assess ng skills assessment ko para sa requirement sa permanent residency visa. So yung next criteria na nakuha ko ng mataas na points is yung work experience, kasi yung pinamataas doon is at least 8 years work experience. So yun, yung time na nag-apply ako, meron na akong 8 years work experience doon sa occupation na ina-applyan ko na for the permanent residency, which is accounting nga. So feeling ko lang yung buong work experience mo na 8 years para makuha mo yung pinamataas na points is dapat siguro medyo inline or related talaga doon sa course or occupation mo na napili para applyan dito sa Australia. Please don't forget to like this video pala if you find it useful. So yung next criteria na nakuha ko na mataas na points is yung English test. So dun sa skills assessment ko, yung requirement lang or isa sa pwedeng acceptable requirement is yung PTE or yung Pearson Test of English. So doon nakuha ko ng superior grade or 79 points sa lahat ng exam or categories, which is listening, writing, reading, at speaking. So yun, superior, which is equivalent to 20 points. May equivalent points din pala for the IELTS para sa superior. Pero tulad sa nasabi ko sa ibang video, para sa akin, kayang-kaya na yung PTE, which is kaya mong makakuha ng mataas na points. So mayroon pala akong separate video kung paano makakuha ng mataas na points sa PTE, which is yung superior nga. So pwede nyo rin i-check yung video na yun at i-share ko yung link sa video description below. Tsaka kung gusto nyo palang malaman yung more detailed na step-by-step na ginawa ko sa pag-apply ng permanent residency dito sa Australia,
May separate video ko nun. Ilalagay ko rin yung link sa video description. So, pwede nyo rin panoorin yan kung gusto nyo yung mas detailed na kung paano yung ginawa ko para makapag-apply dito. So, dun pala sa English test, dapat i-check nyo yung dun sa mag-assess ng skills nyo. Depende kasi kung nari iba sa accounting, iba kapag engineers, iba yung mga tinatanggap nila, or depende sa mag-assess ka ng skills na organization. So sa accounting, tinatanggap dun sa nag-assess ng skills ko, tinatanggap niya yung PTE. Pwede kasing sa iba, as is IELTS lang yung tinatanggap. So yun, dapat i-double check nyo para hindi kayo magkamali ng exam na iti-take. Usually pala, 2 years lang yung validity ng mga exam na yun. So dapat within that time na valid pa yung results ng exam mo na yun, ma-invite ka na or ma-apply mo na yung permanent residency mo dito sa Australia at yun, ma-process na. Kasi kailangan nila is yung valid pa yung test results mo dun. Yung next criteria, hindi ako masyadong maalala kung nakakuha ko ng points dito. Pero ang alam ko is hindi nga ako nakakuha ng points kasi medyo iba pa yung policy nila, kumbaga, ng immigration. Ang alam ko, which is, pwede nyo rin double check. Pero yun yung pagkakalala ko. Ito yung status mo kapag married ka or single. So dati, or nung time ko na nag-apply, alam ko wala akong points na nakuha dito kasi married na ako nun. Tapos, ayun, walang points na additional. Or may additional points lang kapag yung partner mo is nag-skills assessment din at syempre may English exam din. Ang alam ko, dapat both ba yata nung time na yan meron siya para makakuha mo yung points na to. Pero sa ngayon, based sa nakita ko sa website nila, kapag single ka, automatic may additional 10 points ka. Tapos kapag married ka, kaka-additional 5 points ka kapag yung partner mo is may competent English, which is hindi naman kailangan superior. Tapos may additional 10 points ka, hindi lang 5, kapag yung partner mo is same kayo ng skills assessment or yung occupation. Tapos may skills assessment siya sa occupation din na yun. Tapos yun, syempre meron na ring English exam dapat yung partner mo, which is competent or depende sa requirement ng skills assessment niya. Tapos dapat ang pagkakabasa ko or tanda ko is parehas kayo ng linya ng kumbaga ng work or occupation na applyan dito sa Australia. So syempre dapat yung partner mo is included sa application mo. So nung time ko, na-nominate pa ako ng state ng New South Wales, which is kung nasan yung Sydney. So additional 5 points yun. Bali yung total ko na nakuha is 85 points. Bali yung age ko is 30 points, education is 15 points, work experience at yung skills assessment is 50 points, English test 20 points, plus yung nomination is 5 points. So total is 85 points. Pero kunwari, ganun pa rin yung mga status ko. Tapos ngayon ako nag-apply using yung points nila ngayon na meron sila sa website nila. Pwede siguro ako makakuha ng 95 points kapag pabaguhin lang natin kunwari yung status ko as a married. So kunwari, ganun natin single kunwari ako. Or para makuha ko yung pinakataas na points dun. Pwede siguro makakuha ng 95 points kasi yung age ko, 30 points kaagad yung pinakamataas na pwede makuha. Sa education is 15 points for a bachelor's degree. Work experience yung pinakamataas is 15 points, which is at least 8 years. Tapos yung English test, 20 points yung pinakamataas. Tapos kapag kunwari nga single muna ako, plus 10 points kaagad. Tapos kapag na-nominate ka pa ng isang state, additional 5 points yun. So bali, in total, halimbawa, single ka tapos same tayo ng mga status na binanggit ko sa mga criteria, pwede kang makakuha ng 95 points or more pa, lalo kapag makuha mo pa yung ibang pinakamataas na points. For example, yung sa education, tapos meron pa kasi yung mga ibang criteria na pwede mataas yung point, mapataas yung points mo. Hindi ko na babanggitin kasi hindi ko naman siya nagamit or in-apply sa aking sariling experience. So, pwedeng kayo na lang mag-check nun sa immigration website. Actually, para sa akin, feeling ko parang formality na lang yung additional 5 points para sa nomination ng state. Kasi kung kahit naman wala yung 5 points na yon na additional, kung na-nominate ka naman ng state na yon, syempre, lalo kapag i-grab mo yung opportunity na yon, syempre, hindi mo na kailangan nga yung additional points na yon. Pero siguro, ewan ko, dinadagdag na lang din nila sa policy nila.
So, hindi ko rin sure yun actually. Pero, kasi ganun yung nangyari sa akin. So, ayun. May additional 5 points ka kapag nanomate ka ng isang state ng Australia. So, bonus na share ko lang at tips siguro, which is ginawa ko din sa pag-apply. Or malamang nagagawin nyo rin sa inyong application, lalo kapag na-invite na kayo, is yung character assessment. So, ito yung mga police record na kailangan nyo rin kolektahin. So, lalo kapag nag-stay kayo ng more than 12 months sa isang bansa. So, kailangan nyo kumuha ng police record doon sa lugar na yan as a requirement. Tapos, syempre, yung sa work experience nga, kailangan nyo yung mga certificate of employment or employment testimonial para dun sa skills assessment. Pero, depende sa mag-assess nga ng skills nyo. So, yung sa amin, which is support accountants, CPA Australia yung kung saan ako nag-pass, yun, employment testimonial. So, parang mas detailed na certificate of employment yun. Additional na requirement din, lalo kapag na-invite na kayo, is yung health or physical exam. So, yung sa akin, yung ginawa is x-ray, tapos blood test at urine test. Hindi ko na masyadong maalala kung ano yung tinitingnan, or hindi ako masyadong sure kung ano yung tinitingnan. Pero yung sa blood test, yung pagkatanda ko lang is yung kung may STD. So, importante din siguro na kahit papano healthy ka sa pag-apply mo ng visa dito. Yung sa physical exam pala, ang pagkakatanda ko is sa St. Luke's BGC lang yung nung time ko, yung tinatanggap nila, yung result. Or so, kailangan ko pang pumunta. Yung time ko, kailangan pong pumunta doon. Trivia lang pala is, actually, nung time na nagka-physical exam ako, nakasabay ko pa si Diana Zubiri, tsaka yung kasama niya yung anak niya. So, ayun. Yung time na yun, naka-nayapa tayong magpa-picture. Yung time na yun, hindi ko alam kung bakit siya nandun. Dahil yung pang physical exam na yun is yung for ano nga, visas for Australia. So, ayun. Feeling ko lang, nung time na yun, baka nga mag-migrate siya. So, yun nga. Which is yung nangyari na ngayon. Nag-migrate siya ngayon sa Australia. Which is sa South Australia siya ngayon. So, yun lang. Share ko lang. Tapos, yung kailangan ko pang paghandaan is yung budget. So yung pag-apply ko, bali, yung pinaghandaan ko is yung bayad nga sa English test, bayad sa skills assessment, bayad sa medical fees. Tapos, syempre, may bayad yung mismong application ng visa. So, yung sa English test is 375 Australian dollars, ang alam ko sa ngayon. Dun sa skills assessment ko naman, alam ko sa ngayon is 490 Australian dollars for ano to, accountants. So, pwedeng iba sa ibang occupation or course. Tapos, yung medical fees, 8,000 pesos yata. Yung ganong range. Tapos, yung visa fees is, alam ko yung range is 4,000 Australian dollars. Pero, double check nyo na rin. Tapos, syempre, bukod pa dun is yung budget nyo kapag pupunta na talaga kayo dito or na-approve na yung visa nyo at magmamigrate na talaga kayo dito. Dahil syempre, kailangan nyo rin pagandaan yung initial budget nyo dahil magsisimula kayo ng buhay dito sa Australia. So, meron din pala akong video about sa budgeting. So, pwede nyo rin panoorin yun after. At syempre, yung isa pang bonus tip is to pray na sana ma-invite kayo sa inyong application. Which is yun din yung ginawa ko. So, kung ma-invite kayo at ma-approve yung visa nyo, praise God. At syempre, kung di man pala rin na mag-grant yung visa or ma-approve, malamang meron pang mas magandang plan sa inyo si Lord. So, ayun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at marami kayo natutunan. At kung ganun nga, don't forget to like this video and share. At kung may tanong kayo, just comment down below. At dun sa mga hindi pa nagsasubscribe at you want more videos about life here in Australia or just some vlogs about me, don't forget to subscribe. So, ayun lang guys. Thank you for watching at good luck sa inyong application or kung naisipan nyo mag-apply. And see you on the next one.